Hello po, ma'am. Magandang umaga po, Yusek Rock. Kaya mo po lahat ng sumusubaybay ninyo po program. Opo, kumusta na daw po ang distribution ng food packs at iba pang kailangan ng ating mga kababayan, particular po sa lalawigan ng Cagayan at Karatig Lalawigan? Yes, Yusek Rocky, nice po nating ipahayag na sa batay po dun sa pinakahuling ulat as of 6 a.m. today, ang Department of Social Welfare and Development ay nakapagbahatid na po ng mahigit 25 million peso assistance sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyong Ulysses. Ito po ay doon sa mga rehiyong kinabibilangan ng 1, 2, Calabarzon, Mimaropa, 3, 5, Cordillera Administrative Region, and the National Capital Region. May mahigit 85,000 na mga pamilya o mahigit 324,000 na mga katao ang mga nasa 2,980 evacuation centers sa mga apektadong rehiyon na nabanggit ko ang ating pong na pagsilbihan. And ang DSW Central Office at ang ating mga field offices, gayon din po yung ating National Resource Operation Center sa Pasay City, ay nakahanda pa rin naman po na magbahagi ng resource augmentation sa mga naapektuhang local government units. May nakahanda po tayong stockpiles at standby funds na nagkakahalaga po ng mahigit 1 bilyong piso. At mula po dito, mahigit sa 400 million pesos ang ating standby funds na nasa central office at mga field offices. At dahil nga po, Yusek, ang mga katanungan ay nasa ating disaster response operations o yung ating resource augmentation din sa probinsya ng Cagayan, nais nating ibahagi na ang Department of Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development Field Office 2 ay nakapagbahatid na po kahapon ng inisyal na tulong sa mga naapektuhang lugar. In fact nga po tayo nakapagpadala ng tulong sa Santa Teresita, gayon din po sa Santa Praxedes, nakapagpahatid tayo sa Solana at of course sa Tuguegarao City. Kahapon nga po tayo ay nag-provide ng mga karagdagang family food packs sa Barangay Libag Sur at Leonarda sa Tuguegarao. At ngayon pong araw, ang mga kasamahan po natin sa Field Office 2 ay nasa linaw po sa Tuguegarao. Po mahigit 2,400 na mga family food packs ang ating pong ibinahagi para maidagdag po doon sa resources ng local government unit. Likewise naman po, ang ating National Resource Operations Center ay ongoing ang repacking. Kahapon, meron tayong mga volunteers. They were able to produce 5,000 family food packs and these are all bound to Cagayan. Patuloy rin po yung isinasagawa na pag-repack not only in the field office too, wherein may mahigit 15,000 tayo na-produce na for distribution din po sa mga LUs. And dito rin po sa National Resource Operation Center ay patuloy yung ating isinasagawang pag-repack para po makatulong in augmenting the resources of the local government units. Tayo rin po, Yusek Rocky, ay nakapagbahagi kahapon ng tulong sa Aglipay, sa Kabarugis, sa Difun, sa Nagtipunan, at sa Saguday sa probinsya po ng Quirino. Gayun din po ang karagdagan nating tulong sa Madela. At so far, ang NROC, gaya nga ng nabanggit ko, ay nakapagbahatid na rin ng karagdagang 10,000 food packs, 2,000 hygiene kits, at 2,000 sleeping kits sa region. Yusek, ito po ay initial pa lang po natin na tulong dahil patuloy naman po yung ating pagsasagawa ng pagdadagdag sa mga relief goods natin, rehiyong naapektuhan. Opo, Director, ito po palagian ang tinatanong dahil bukod po sa pandemic, talaga naman nagsunod-sunod po yung bagyong pumasok sa bansa na marami na ngailangan. So, may sapat po ba ang pondo talaga ng DSWD para tugunan ito?
Yes, USEC Rocky, sufficient po yung pondo ng DSWD para po tayo ay masustain natin yung pagbibigay natin ng tulong sa mga local government units. This is part of our mandate to provide resource augmentation to local government units, and also as the lead in the food and non-food items cluster of the NDRIMC, talaga pong pinagsisikapan natin sustain itong pagbabahagi natin ng karagdagang inventaryo ng family food pack sa mga local government units so that we could really provide the immediate assistance po sa ating mga kababayan. Opo. Nangangailangan po ba ng volunteers para mag-repack ng mga food packs? At ano po yung pwedeng maitulong ng ating mga kababayan na talagang gustong tumulong dito sa relief operations? Yes. USEC Rocky, ang ating National Resource Operations Center, bagamat tayo po ay tumatanggap ng mga volunteers in the repacking, linilimit po natin ito dahil tinitiyak din naman natin na magiging protektado yung ating mga personnel. Likewise, yung mga items na rinirepack din po natin ay matiyak din po natin no, na safe and secure. And maaari lamang po makipag-ugnayan sa aming National Resource Operations Center para po maisaayos itong volunteer efforts. Para naman po sa ating mga kababayan na may buting puso at gusto pong tumulong at mag-donate po, meron naman po tayong the Donations Management Unit sa ating pong central office na maaari po niyong tawagan, makipag-ugnayan para po mas maayos natin maisagawa yung ating pagbibigay ng tulong. And of course, this is to ensure that the donations that you are extending are properly managed at maibahagi at maibigay po doon sa nararapat at doon sa talaga pong nangangailangan. Opo, marami po nga kasi nga gusto magbigay ng donasyon. Director Irene Dumlao, pwede po bang magbigay kayo ng telepono kung paano po sila makikipag-ugnayan sa kagawaran ninyo? Yes, USEC Rocky, maraming salamat po. Sa mga nais mag-donate, makipag-ugnayan lamang po sa DSWD Disaster Response Management Bureau. Ito po sa Central Office sa numerong 893-222-2573 or sa numerong 897-355-4017. Maaari rin naman po doon sa aming donation section or donation facilitation section sa telepono bilang 8355-2849 at 8852-8081. Ulitin ko po itong donation facilitation section. Ang numero po nila ay 8355-2849 at 8852-8081. Okay, maraming salamat po, DSWD spokesperson Director Irene Dumlao.